Okay? Dito ako kayo sa Tomas Claudio. Dito ang project ng DPWC and Renates. So, Renates kayo sa Tomas Claudio. Pag matapos ito, medyo okay na ito. Wala nang hindi na magwarang ulan. So, kahit may pagkusog ng ulan, pag matapos ito, yun. Yung galing yun, just radio yan. Tapos, yan, hanggang yan. Papuntang kuha niya, din ang hospital. So, yun ang project ngayon. Pag matapos ito, hindi na tayo magka-problema pag mag-ulan. Kasi dito bumabaha, ito malaking tubig dito, mababa, malalim. O, ito ang kuhan. Ito ang drainage kaya na pagigagawa nila o sa kasalukuyan. So, maganda ito kasi malapad masyado yung drainage. O, malapad siya. Pag matapos ito, hindi okay na yung kuhan natin. Oh, malaki ang kuha. Tingnan mo yung pamakabilya niya. Ayan, tapos niya yung bana. So, hanggang punta itong doon, pag matapos na ito, wala nang problema. Ayos na ang kuha. Ayos na ang drainage ito sa Tomas Claudio. Oh, malaki yung tubig. Malaki yung tubig. Oh. Tingnan mo yun ang kuha. Yung kabilya gamit nila. Pag matapos ito, maganda yung pagkagawa, oh. Malaki. So, ayos na ito kung matapos ito. Yan. Malaki, oh. Ganda ang pagkagawa. So, yeah. Oh, kahit malaki yung truck magdaan dito, walang problema. Kasi maganda ang pagka-condition. Oh. So, yan. Ayun na tapos ng pagkakita. So, yeah. Ito mga tapos. Yun ang po niya. Yung manhole. So, malapit na ito matapos. So, gusto ko season dito. Yan, ito. Malapit na ito matapos. Ito. So, ito ang sama-sama pada yang lebih sisi itu. Ini bang nama. Itu yang sedang misis lagi. So, yo. Penting tis lang. Matapos na ito, wala na. Ayos na yung run. Ayos na yung bana. Ito ang general hospital. Sampang gabinar. Sampang gabinar center na alam. Ito na general hospital. Sa Catalina ito. Dito man ng mga
pupuntahan natin yung dati asinan, ay asinan, mga building na, malaking building. Dito banda papunta sa Santa Barbara yan. Kaibigan, ito ang asinan noon dati, mangrove pa ito dati. Ngayon na nabayaan na kuha na lang, madamo na siya, madamo. Tapos hindi pa daw mayroon ng kuha, mayroon ng so yun, ito isang dahilan na bakit pag mag-ulan ay yung tubig dito na sa taas hindi na makapunta sa dagat, kasi nababara na siya, nahaharangan siya ng itong mga building malaki. Yun, mayroon mga ginawang impurnal dito pero maliit, malaki. So, yun. Ito. May mga obstruction na na so, yun. So, ito mga building na ito. Ito ang isang cost na bakit kumakulan tubig dito lang sa kanan, hindi na punta sa dagat. Kasi yung dati na pati natambakan ilaw, wala nang kadaanan ng tubig. Ito dati asinan ito dito noon. Yun. Asinan yan. Ngayon, natin ang bakanan nila. So, yun. So, yun. Ito asinan ito dati. Pero ngayon, wala na. Samin ito na lahat. So, yan. So noon, walang baha kasi libre lang yung tubig papuntang dagat. Pero ngayon, hindi na pwede kasi puno na lang ang mga bahay at sa pinto na. Dati ng agtahan ng tubig. Ngayon, wala na. Building na lahat. So, natural, mag-ulan, nandoon, baha. Kasi, ngayong taon lang ito, this year lang, 2023, nangyari sa Buanga na nagkaroon ng malaking tubig. Tumas yung tubig. Ang dahilan nito,
dahil yung daanan ng tubig na sirado na. So yun, pag magulan, lumot, dunok, malalim ang tubig sa city. Kasi ito dati, manggo po dito. Ito. Sina. Morning, sir. Kinagwan sa bintura lahat. So yun ang dahilan na bakit ito asinan ito dati dito. Ngayon mga building na, sabintado na. So pag ulan, natural ito, malalim ito dito pag ulan. Talagang baha ito. Kasi wala na nga, wala na daanan ng tubig. Kasi yung daanan ng tubig dito dati, wala na, sa minto na. Sa minto na siya. So, pili natin na magtaka kung bakit malalim ang tubig. Yan. So, sabi nila na improvement daw, pero ang kalikasan naman nasisira. So yung mga malamitin na kuha natin, malalim tubig, yan ay epekto na yung mga improvement na ginawa natin. Pero kuha, so yun, hanggang dito na lang. Punta naman ako doon sa ibang lugar na anong para masabi ko sa inyo anong dahilan talaga bakit mababa nito sa Bumasibis. Salamat.